Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Tropang Safety at Tropang Factory Workers. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa accident, yung mga unsafe act or unhealthy act and unsafe condition at mga unsafe condition. Pag-uusapan natin kung ano ibig sabihin ng unsafe act or unsafe condition. Please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga bagong topic natin pag-uusapan. Okay, panoorin yung video na to tungkol sa unsafe act and unsafe condition. Okay guys, our topic for this video is about the unsafe act and unhealthy act or the unsafe condition or the unhealthy condition. So ito unsafe act at unsafe condition, ito isa ito sa mga pinanggagalingan ng mga accident. Okay, so bilang isang employee, ano, worker, maraming nakapaligid na mga hazard. Andyan yung environment, ka-encounter ka ng hazard sa equipment, sa material, sa mga kasama mong tao. So marami nakapaligid na exposed sa napakaraming hazard yung isang nagtatrabaho o isang employee, ano, maraming hazard. So based on the theory, accident theory, so kapag ikaw na exposed sa maraming hazard, ano, even sa mga kahit saan, so yung isang tao na na-expose sa hazard sa environment, sa kasamang tao, sa equipment, sa material, so paggagawa sa task, pag magagawin sa task, lalo sa mga empleyado, no, sa mga nagtatrabaho sa mga factory, industrial plant, or sa mga construction workers, so paggagawa sa task, mayroon siyang maka-encounter lagi na hazard. Then minsan pagka sumasablay yung kanyang gagawin sa task, na-encounter niyang madaanan niya yung accident. So normal, ano, based on the theory, nakaka-encounter siya ng accident paggagawa siya ng task. Okay, accident. Ano ba yung accident? Accident, an occurrence or event that is unexpected, unforeseen, unplanned, and unwanted. So yun yung definition ng accident, ano? Unplanned event that resulting to loss, damage, injury, or death. So yun yung accident. So sometimes sa mga workplace natin, ano, workplace hazard, meron mga hazard na mga matatawag na safety hazard or health hazard. Ano yung mga safety hazard? Something safety hazard, something that has a potential for injury. So yan yung mga safety hazard. Yun naman mga health hazard, something that has a potential to cause illness. Pwede kang magkasakit. Yun yung mga hazard sa ating health. So based on the iceberg theory, kapag mayroong accident, napakalaki ng cost na nawawala sa isang kumpanya, no? Isang kumpanya na nagpa-practice safety, ito ay tinuturo namin na napakalaki ng nawawala sa isang company pag mayroong accident na hindi napapansin ng mga boss natin o ng mga managers, ano? So nauna si direct cost, pag mayroong accident, meron mga medical cost. Medical cost, compensation, waste of raw materials, damage of property, and damage of equipment. So, merong nasisira, no? Merong, like for example, merong sa isang machine operator, no? Nagkaroon ng accident. So, sa accident na nangyari, imagine, ano, merong isang kasama mga empleyado, halimbawa 100 employee. Pag mayroon na accident at yung 100 employees na kasama niya at titigil sa pagtatrabaho dahil sa ina-accident at makisiyuso doon sa na-accident, so malaking time na nawala doon sa mga employee. Pero nawala na loss of time,
injured workers, supervisor, spoiled product, unhappy customer, clean up time, schedule delay. So, yun yung mga indirect cost. Minsan, siyempre pagka merong na-accidente, hindi na makapasok, yung na-accidente, kailangan mo mag-training ng new employees, overhead cost, legal fees, increase in insurance. Yun yung mga kailangan kasama sa gagastusin mo pagka merong aksidente. So, hindi natin napapansin ano, na magbigay ako ng halimbawa, no? Ito sa isa sa mga iceberg theory na unti-unti siyang natutunaw yung ating malaki na nawawala sa ating kumpanya. Pag mayroong accident, para siya siyang yelo na unti-unting natutunaw na hindi natin namamalayan. Kagaya nung sinasabi ko kanina na pag mayroong accident, halimbawa, isang machine operator na putulan na daliri habang siyang titrabaho, itigil yung kanyang mga kasamahan at maki-issue. At sasabihin na, ano yun? Ano nangyari? Ay, pagko-compute natin, kahit magkaroon na sila ng 5 minutes bawat isa times 100 employees dahil sila ay naki-issue doon sa aksidente. So, 100 employees times 5 minutes, malaking compute natin kung ilang hours yung nawala sa kanila dahil sila ay tumigil at naki-issue doon sa mga nagtatrabaho. Okay. Meron pa mga medical costs. Siyempre, dadali mo sa hospital, medical cost, gagastusan mo siya. Kung yan pa yung na-disable, at bibigyan mo pa naman compensation. So, kasama nito, waste of raw materials, damage of property and equipment, loss of time, workers, supervisor, yun yung mga time na nawawala. So, ito guys, ano, isa sa mga pag-aaral sa iceberg theory ng safety na malaking nawawala sa isang kumpanya dahil sa isa accident. Kasi i-prevent natin yung accident, malaki yung matitipid natin. Okay, tuloy tayo. Common reason for accident. Layman version, sabi ng iba, oras na kasi niya. Hayaan na siyang mamahinga. Ang malas naman niya. Tanga kasi niya. Kasama sa trabaho yan. So, these are not a real cause. Only excuses. So, ito yung mga kadalasang narinig natin, ano? Sa mga hindi nakakaalam ng real cause. Bakit nagkakaroon ng accident? The common reason ng mga tao. Okay, pag i-check natin, ano? Mayroon mga, pwede tayong maglagay ng mga caution to prevent accident. Ang accident po ay na-prevent based sa ating pag-aaral, ano? Na hindi ito yung mga cause na nabanggit, ano? Nasabihin na, oras na kasi niya, tanga kasi siya, hindi ito yung real cause. Bakit nagkakaroon ng accident? Immediate cause of accident. Because of unsafe condition. Mayroon naman unhealthy act and unhealthy condition. So, isa ito. Sa pinanggagalingan, ito yung mga pinaka-pinanggagalingan ng mga accident. Sometimes, yung tao, unsafe act, di sumusunod sa mga safety rules at yung ating mga equipment ay unsafe condition naman. Hindi sumusunod sa recommended na safety. Kaya nagkakaroon ng accident. So, ano ang ibig sabihin ng unsafe or unhealthy act? Unsafe act ay human action that depart from a standard or written job procedures or common practice, safety rules, regulation, or instruction. So, ito ay human error, ano? A violation of commonly accepted safe procedures and processes. So, hindi sila sumusunod sa mga written procedures ng safety. So, that is what they call the unsafe act. Okay, like for example of unsafe act. Ito guys, ano? Magbigay tayo ng mga example na unsafe act. Operating equipment without authority. Oh, number one. Number two, removing safety device. Okay. Mayroong nilagay na safety device sa machine, tinatanggal siguro, istorbo doon sa machine. At lo, using defective equipment. So, yun, ano? Pagkasira yung machine, lalagyan ng lockout, tagout, at bawal galawin, bawal i-operate. Improper
non-use of PPE. So ito, no, magbibigay tayo ng mga safe PPE at hindi naman isusuot dahil ito ay siguro ay isturbo sa kanyang pagtatrabaho. So improper or non-use of PPE pwedeng mag-cause ng accident, no? While horse playing, ito yun, no? Nagaharutan, naglalaro habang sa trabaho, naghabulan, o dahil naghabulan, pwedeng siya madulas na aksidente. So isa yun sa mga unsafe act. Working while under the influence of alcohol or drugs. Okay, ito yung mga ano, no? Halimbawa, nagtatrabaho, nakainom. Or under the influence of intoxicating liquor. So isa yun sa mga unsafe act na ginagawa ng mga attitude ng ating mga employee. So unsafe, unhealthy act. So guys, sa picture, no? Makikita nyo, no? May blade. Parang nagbibiro. Ilalagay yung kamay niya or mali yung kanyang panukat. Meron naman isa sa unhealthy act. Nagbi-welding walang PPE. O kaya hindi siya nakasuot ng PPE. So improper use of PPE. Tinatawag na unsafe act and unhealthy act. Okay, sa mga ito naman sa picture, guys, you know, sa ito sa truck, sa mga heavy equipment, meron sumasabay na hindi naman siya kasali. Maakit bigla. Ikong bigla siya managlag o di kaya maapakan, maipit. So, cause ng accident. Then, sinasabi na unsafe act. Dito naman, isa sa mga unhealthy act. Mayroon na nakalagay na no smoking, doon pa siya tumapat at doon pa siya nagsigarilyo. So, yan tinatawag na unhealthy act. So, ito sa picture, guys, you know, isa ito sa unsafe act or unhealthy act. Diba, nagkarga ka ng napakalaking karga na meron siyang possibility na malaglag o mabuwal. At yung tao, sumabay din. Yan yung mga unsafe act. Kaya nagkakos ng accident. Maakyat, improper use of equipment. Yan yun, guys, yung mga unsafe act. Okay, factors contributing to unsafe act. Okay, improper attitude, physical limitation, lack of knowledge and skill. Dahil hindi alam. So, ito no, attitude and lack of knowledge and skill. Okay, improper attitude. Operating equipment without authority. Disregard of SOP or instruction. Removing safety device. Using defective equipment. Not using PPE issue for the job. Or playing willfully intent to injured. So, ito yung kanina binanggit natin, guys, ano. So, ano naman yung mga physical limitation? Defective eyesight. Malabo yung mata. Nagtatrabaho siya. Hindi siya fit to work. Muscular weakness due to fatigue. Ano? Impaired hearing. Hindi siya makarinig masyado. Kaya, kung anong mga hassle sa paligid niya, hindi siya aware. So, short in height. Ito minsan, mababa, no? Kasama yun. Too tall in height o slow reaction. So, mga physical limitation ito that cause ng accident pag hindi natin magawa. Okay, lack of knowledge or skill. Failure to understand instruction, unaware of safe practice. Safe practice are not understood, unskilled or unpracticed. So, yun, guys, no? Hindi siya familiar, hindi siya naturuan. Hindi niya alam, sabi ng iba, hindi alam, hindi nag-iisip. So, ito yun, ano, hindi niya, hindi siya aware sa mga, hindi niya naintindihan yung mga instruction. So, lack of knowledge and skill. Ano naman yung mga unsafe condition? Okay. Unsafe condition, the physical or chemical property of a material, machine, of the environment that may result in injury to a person, damage of destruction to property, and other losses could have been guarded or prevented. So, yung mga unsafe condition, ano, sa machine, kundi ito sa machine.
mga machine natin pagka hindi sumusunod sa safety recommendation, pwede siyang masabing unsafe condition. So ito ba na-prevent? Example of unsafe condition: inadequate guard protection, hindi sumusunod sa mga machine guarding, defective tools and equipment, kahit sira ginagamit, congress block exit, inadequate warning sign system, slippery floor. So minsan yung mga warning system mali, so sa slippery floor, hazardous atmospheric condition, excessive noise, extreme temperature. Kasi minsan sa isa mga planta, no, very extreme temperature, napakainit. So that is the example of unsafe condition. Unsafe doon sa tao, doon sa mga tatrabaho. Maingay, tapos napakainit, inadequate illumination, madilim, hindi sapat na ilaw. So air ventilation, yung hangin, wala siyang proper air ventilation. So dapat masunod ito. Ito mga sinasabi natin, unsafe condition. So tuloy tayo, no? Ito guys, mga example ng mga unsafe or unhealthy condition. Minsan yung mga plug natin overload, or yung area natin poor of housekeeping or improper 5S. Minsan yung mga wire natin pwedeng isang click lang magkasunog dahil sa mga combustible material na tinambak natin. So unsafe condition yung area. And guys, ano? Okay, ito sa mga saksakan na ito. So unsafe ito pag ito ay nag short circuit, pwede yung mag cause ng fire. So unsafe condition siya. O ito, nang bababa din, no? Mababa, dapat ito ay nasa poste. Kaya-kaya siyang abutin ng tao. Sa mga high voltage, wala siyang signage, wala siyang barrier or mga guarding na dapat ito ay hindi po dilapitan ng tao. Yung mga high voltage, mga kuryente. So, unsafe condition siya. Yung mga flammable na wala sa tamang storage at pwede sumabog, that is declared na unsafe condition. Na-exit, mga para-exit, kagaya nito. Para-exit siya, pero napakarami nakaharang. So, in case of fire, hindi mo siya magamit as a fire exit. So, di-declare yan na unsafe condition. So, dapat para-exit, don't block by emergency exit. Kasi in case of fire, siya kadadaan at lalabas, kung marami nakaharang dyan, hindi ka makadaan. So unsafe condition, ano? So based na sa mga ano guys, na sa mga halimbawa para mga fatal accident, ano, sa arch victory, napakalaki ng nawawalang pira o sa kumpanya, yung fund ng kumpanya pagka mayroong accident can be prevented. Yan daw bang accident ay prevent? Okay, based on the generally study on the safety, 98% preventable at 88% unsafe act, unhealthy act, 10% unsafe condition and unhealthy condition. So 2% lang yung non-preventable, like sa mga typhoon, flood, earthquake. So natin malaman kung kailan yun darating. Yun yung mga nakapaloob doon sa 2%. Pero halos lahat, 98% ay preventable. Ano itong 98%? Ito yung 88% unsafe act. Pagkarami pala unsafe act, ano? At saka unhealthy act. Yung unsafe condition maliit lang, 10%. At yung non-preventable, 2%. Yan yung mga calamity na malalaki natin na prevent. Accident and illness. So dapat ito ay yung unsafe act, unsafe condition, mabigyan ng tamang safety program
para maiwasan, makorek, tapos mamotivate at makorek. Conclusion, both the human and the technical factors of vaccine causation should be addressed. Address ito lahat. A comprehensive post program is needed to prevent accident from happening. So guys, ano, natalakay natin na yung accident ay 98% preventable. So napakalaki ng nawawala sa isang kumpanya based sa iceberg theory kapag ito ay mayroong accident na nangyari. So kaysa i-prevent natin, so malaki matitipid natin pag i-prevent natin yung accident. So thank you guys. Sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Unsafe act, unsafe condition, or unhealthy act and unhealthy condition. So yun muna ang ating ma-share guys. Thank you sa panonood sa video na to. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe to my channel para updated ka every time na meron tayong bagong upload. Okay, thank you. Bye-bye.